Anong handlebar nga ba ang maganda para sa isang beginner sa fixie? Isa nga bang straight bar, wide bar, riser bar, or isang drop bar? Tara mga kamuffers, at yun po ang pag-uusapan natin sa video na ito. So hello po mga kamuffers and welcome po dito sa panibagong video ng Manila Urban Fix. And hindi ko man po kayo pinipilit but kindly consider na mag-subscribe po kayo dito sa Manila Urban Fix. And without further ado, tara at simulan na po natin. Kung meron lang po kayong gustong mga katanungan tulad nito, comment down below lang po mga kamuffers para masagot ko po yung mga katanungan dito sa YouTube channel ng Manila Urban Fix. So mga kamuffers, ano nga ba ang mas magandang handlebar para sa isang fixed gear na beginner? So mga kamuffers, so simulan po muna natin sa drop bar. So ang drop bar mga kamuffers ay basically ang ginagawa mo dyan ay aero, and also yung panghatak kapag nag-i-sprint ka or kapag dito nga sa fixie world ang tinatawag nila mash. Doon yun sa drops, so pwede ka din mag-aero sa drops and pwede ka din mag-aero dito sa hoods. So in short mga kamuffers, ito pong drop bar ay ginagamit po siya basically for speed. And ano ba ang ginagamit sa speed dito sa cycling world or dito sa fixie world? Wala nang iba kundi racing. So basically mga kamuffers, ang drop bar ay pang racing po siya. So sunod naman po tayo sa wide bar. So sa wide bar naman mga kamuffers, ang makukuha mo dito is yung pwersa o kaya leverage. And also mga kamuffers, medyo mas relax ka dito compared sa isang drop bar dahil yung kanyang position ay upright. So riser bar, mga wide bar, so pare-pares na yan. Pero ang problema naman dito sa wide bar is kapag masyado siyang mahaba, or from the word wide bar, pero may kasing wide bar na tamang haba lang and mayroon mga wide bar na super haba. So sa mga super haba na wide bar mga kamuffers, ang pangit dito ay pwede po siya sumabit sa kung saan saan, and especially sa mga beginner, malay mo sumabit sila, kawawa naman, simplang agad yan. Pero then again mga kamuffers, ang makukuha mo dito is yung upright position. Basically yung katawan mo is more relaxed than a traditional na drop bar. Kasi sa drop bar you're typically more aggressive, you're typically more aero, palagi ka po naka downward, and ang focus mo talaga is speed, ang focus mo talaga yung finish line, di ba, or yung mga kalaban mo. Hindi tulad dito sa wide bar, eh pa-chill-chill-chill ka lang dito. Kaya isa to sa mga candidate kung maganda ba ito para sa mga beginners na nagpi-fixie. Tapos isa din sa mga advantage ng isang drop bar, eh of course, yung kanyang looks. Syempre kapag nakikita mga drop bar, parang, tanga, ang angas yan, di ba? Naka-drop bar si eyeball mo, si idol mo. So in short mga kamuffers, yung drop bar is more on speed, more on looks, more on everything about result and performance. Pero saan pa ba nagagamit ang isang wide bar? So mga kamuffers, kung mapapansin nyo naman kung saan nagagamit madalas sa wide bar. Sa mountain bikes. So sa mountain bikes naman mga kamuffers, kaya madalas ginagamit yun dahil for example kapag nag-uphill o kaya kapag naman nag-XC, ay meron ka pong control and meron ka pong pwersa. Pero itong person na to, pwedeng-pwede and mas maganda ito sa uphill. Dati mga kamuffers, yung naka-chinelli pa ako, palaging wide bar ang gamit ko kapag umaahon po ako sa antipolo. Bakit? Kasi sobrang dali lang po umahon sa antipolo kapag naka-wide bar ka po mga kamuffers. Dahil maganda po ang person nyo kapag umaangat po kayo or pag nag-out of the saddle po kayo mga kamuffers. Sobrang angas, sobrang ganda. Parang niwawagwag mo paakyat. And also, tulad ng sinabi ko kanina, mas madali siya compared sa isang drop bar. I don't know kung nasabi ko na yun kanina. Pero anyway, mas madali po siya compared sa isang drop bar. Ano nga pa po ba ang leverage? Kung mas mahaba, basically mas maganda yung leverage mo. So you're just like prying a door. Kaya siso, 'di ba? Leverage 'yun. So in short, mga kamuffers, ito po ay pang uphill, ito po ay pang control. Pero then again, ang downside mo dito is pwede kang sumabit and at the same time, hindi po siya super aero tulad po ng isang drop bar dahil naka-upright position ka and naka-wide stance ka. And kapag ganun na nakukuha mo lahat ng hangin, sinasalom mo lahat ng hangin. And kapag sinasalom mo lahat ng hangin, mabagal ka. Hindi ka katulad ng aero or efficient
tulad nga sa isang drop bar. So, tara at pag-usapan na nga po natin mga kamuffers. Ano nga ba ang maganda para sa isang beginner? Dahil sinabi ko na po yung pros and cons sa dalawa. In my opinion, wide bar. Wide bar na hindi super wide, yung tamang wide lang or yung tamang riser bar lang. Bakit? Kasi in my opinion, sana hindi kayo magalit sa akin, pero in my opinion, ayoko kasi yung masyadong harsh muna sa katawan ng mga beginners, ng mga newbies. Kasi that could lead to injury. So in my opinion, kapag naka-wide bar ka, kapag naka-wide stance ka, kapag relaxed position ka, siguro that's a better introduction sa pagbipixie or sa pagbibisikleta rather than mag-drop bar ka. Pero okay lang mag-drop bar. Wala mo siya sabi hindi. Siguro in my opinion lang mas better yung naka-wide bar. Pero dati ma-first nagsimula po ako sa isang drop bar. Pero yung nag-switch ako sa wide bar, like wow, sana matagal na pala ako nagganito. So again, mga kamuffers, in my opinion, if magbe-beginner ka, siguro, hindi ka naman kasi road bike na parang pangit kapag wide bar, maangas nga kapag wide bar eh. Actually, so depende din sa taste. So maangas ang drop bar, maangas din yung wide bar. So then again, mga kamuffers, ang advice ko po or ang pick ko po is mag-wide bar or mag-riser bar po kayo para sa isang beginner or isang newbie dahil magiging mas relax po sa iyong katawan, thus a better experience or a gradual or smooth introduction sa magbibisik and sa pagfi-fixie. Pero kayo mga kamuffers, tanungin ko po kayo mga kamuffers. So ano ba ang mas maganda para sa isang beginner o para sa isang newbie? Wide bar ba o isang drop bar? Gusto ko makita sa comment section down below. Gusto ko magkaroon ng healthy discussion kung magkakaroon ba tayo kung ano ba ang mas maganda para sa mga beginners or para sa mga newbie. Isa bang wide bar o isa bang drop bar? So mga kamuffers, gusto ko po malaman ng iyong mga input if kung ano ang okay para sa inyo or ano yung mga recommended nyo based sa experience or based sa mga coach nyo or based sa mga mentor nyo. Kasi itong Manila Urban Fix, hindi lang naman about sa akin to, but about the community ng Fix Gear and about sa community ng Manila Urban Fix. And then again, mga kamuffers, bago ko po tapusin yung video na to, inuulit ko po mga kamuffers na if meron lang po kayong katanungan mga kamuffers about dito sa mga cycling, about dito sa fixie, wag na po kayong mahiya, but comment down below and baka malay nyo mga kamuffers, kayo na po ang sunod na makuha kong question na isasagot ko po dito sa Manila Urban Fix channel. And manami nagtataka kung ano bang bike na nasa likod ko. Why? Oy, buti hindi bumagsak, nakano lang to. Ito po ang Fuji. Ito po ang Fuji track bike. So guys, wag na kayo magtanong. Pero ito po ay isang Fuji Track Elite Carbon na bike. Alam mo ba, naka-ano to dati? Naka-riser dati to, tsaka naka-wide bar. Ang angas tignan. Pero ngayon, naka-setup nyo, naka-drop bar ngayon. Pero anyway, mga kamuffers, yun lang. Sana marami po kayo matutunan. Thank you. So ilan po mga kamuffers, as usual, ride bike aside safe at the done. Wag po lalapit sa truck and bus. And of course, mag-helmet po kayo palagi.